So, what's up sa inyo mga tol, no? Bago ang lahat, magpapakilala muna ako. I'm John Angelo T. Cabrera from BSIT Department. Mag-aaral ng City College of San Fernando, Pampanga. So, as you can see naman mga tol, no? Obvious na obvious naman. Magva-vlog tayo ngayon. Yes, you heard it right. Magva-vlog tayo ngayon. Hindi ko lang expect na yung COVID na to magbibigay ng rason para mag-vlog ako. So, anyways... Since BSIT student ako, expect nyo na ng mga IT-related topics yung mga i-discuss ko or yung mga content ng vlogs ko. So, bago tayo mag-proceed sa topic natin for today's video, disclaimer lang po. Even though na IT topics or IT content yung mga i-discuss ko, it doesn't mean na magpapakita tayo ng mga hands-on or yung mga visuals na kagaya ng mga ibang napapanood natin na programmers na vloggers. So, I'm not that technical para mag-disseminate ng information. I'm on the oral or verbal type of disseminating information. So, may reasons naman kung bakit ganun. Unang-una sa lahat, wala tayong sapat na resources para makapag-pull off ng ganun. Oh, may manok, no? So, wala tayong sapat na resources para makapag-pull off ng ganung bagay. Gustong-gusto ko man na gawin yun, wala talaga. So, stick na lang tayo kung anong meron. Bear with me na lang. I assure you naman na i-discuss ko yung mga topic na to in the simplest way para malaman natin or maklarify natin or matuto tayo sa paraang hindi tayo mahihirapan. For today's video mga tol, ang pag-uusapan natin is data versus information. So, don't get me wrong mga tol ha. Hindi porket may versus dun sa title ng vlog natin is paglalabanan natin yung dalawa. I decided to discuss this topic kasi common mistake ng mga ibang tao ito na may misinterpret nila na yung data is information. Na although synonymous naman pero may malaking pagkakaiba yung meaning ng isa't isa. So nandito tayo ngayon para himayin or magbigay ng linaw kung ano ba talaga ang pinagkaiba ng data sa information. Tara mga tol, let's go! So mga tol, bago tayo dumako dun sa i-compare natin yung dalawa, syempre, kailangan muna natin malaman kung ano ba talaga ang meaning ng bawat isa. So ang meaning ng data is facts and statistics collected together for reference or analysis. Ang ibig sabihin nito, hindi magagaling sa iyo yung data. Magagaling yun sa iba't ibang resources, gaya ng mag-interview ka ng mga tao, mag-survey ka ng mga kumpanya. So, kadalasan nangyayari ito kapag senior high school ka, tapos magre-research kayo, or fourth year college ka na, tapos magtitesis kayo. Siyempre, kailangan nung mag-interview or mag-survey ng mga respondents para makapag-produce ng something informative or makakatulong dun sa research or thesis nyo. So mga tol, saan-saan ba pwedeng makakuha ng data? Sabi ko nga kanina, sa mga interviews, surveys, questionnaires at mga polls. So basically, ang data ito yung mga pieces of facts na hawak mo na hindi mo alam kung saan ang patutunguhan. Or tatawagin natin na raw facts na di mo alam kung saan mo gagamitin unless i-convert mo into an information. So, dako na tayo sa information. Let's go mga tol. So mga tol, dumako naman tayo sa information. Ano nga ba ang kahulugan nito? Ang information is a facts provided or learned about something or someone. Saan-saan ba pwede makakuha ng information? Unang-una sa mga fossils, sa library, museum, news report, articles, diaries, at sa mga search engines or informative websites. So, baka tatanungin niyo ako mga tol, ba't parang wala naman natang pinagkaiba si data at si information? So, sasabihin ko sa inyo kung anong pinagkaiba nila. Si information, magagaling yan sa resource or kukunin mo yan na buo na. Fixed or complete package na. Ang gagawin mo na lang is i-absorb or i-gain yung information na yon. While yung data naman, darating yan or kukunin mo sa mga resources mo na pira-piraso pa lang or raw facts, ika nga. At hindi mo pa alam kung saan ito gagamitin or ano ang patutunguhan nito. Unless, gaya na sinabi ko kanina, na i-convert mo into something informative or into an information. So, paano yon? Let's go mga tol! So mga tol,
ipagpalagay na lang natin na nagre-research kayo. Then, tapos na kayong mag-interview at survey. It means, may mga hawak na kayo na data. So, anong gagawin nyo sa mga data na yon? Kahit titigan nyo magdamag yon, hindi yon mag-evolve into something. Unless, may gawin kayo para maging silang informative. Ano-ano ang pwede mong gawin na yon? Unang-una, magko-coding ka. Ano ang ibig sabihin ng coding? Ito yung sasalain mo yung mga data na nakuha mo from your respondents. Ito yung hihimayin mo kung ano yung kailangan mo at hindi. Then, tapos ka na mag-coding, na-filter mo na yung mga data mo, proceed ka na sa next step. Ito yung theme, no? Ito yung pagka-classify or kakategorize mo yung mga na-filter mo na data. Though, ano yung pwede mo i-categorize? Siguro, per purpose, per reason, or ano man ang objective ng research mo. Then, tapos ka na mag-team, then magko-conclude ka na or maglalagay ka ng conclusion sa ilalim. Ang gagawin mo doon is isa-sum up mo kung ano yung na-produce mo coming from those data na nakuha mo from your respondents. At yung conclusion na yun, ang tawag doon is information. Goods ba, mga tol? So, mga tol, nasabayan nyo ba yung pag-breakdown natin from data na convert natin into information? Hindi ba? Meron pa tayong isang example dyan, mga tol. Huwag kang mag-alala. To, pagpalagay na lang natin. Example lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To, ito yung mga data, kunwari. So, anong gagawin ko dyan? Titigan ko magdamag yan. Walang mangyayari. So, i-convert natin into information. So, ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 are numbers. So, isang information na yon. Pangalawang information, ang 1, 3, 5, 7, at saka 9 ay mga odd numbers. Pangalawang information. Pangatlong information, mga tol, ang 2, 4, 6, 8, 10 ay mga even numbers, mga tol. So, tatlong information ang na-produce natin sa mga data na nasa harapan ko. So, goods ba, mga tol? Nakuha nyo ba yung point ko, mga tol? Let's go! Kuha nyo ba yung punto, mga tol? Na pagdating sa data at information, ay walang superior at inferior sa kanilang dalawa. Pareho silang matimbang at mahalaga. Lalong-lalo na yung sinasabi nating data na pira-pirasong facts lang or raw facts kuno, ay napaka-critical na dapat meron ka. Dahil kung wala kang data, wala kang mapoproduce na information, mga tol. Ang gusto ko lang naman sabihin dito is, lahat ng information na alam natin at nalalaman natin is galing lamang sa mga data na nakukuha natin kung saang-saang resources. Gets ba, mga tol? Bago ko tapusin ang vlog na to, mga tol, lalong-lalo na nadako tayo sa ganitong topic, may gusto lang akong sabihin. Dahil nasa panahon na tayo ng teknolohiya, napakadali na lamang magpahayag or magkalat ng mga impormasyon. Payo ko lang, bago nyo gamitin at ikalat ang impormasyon na nakuha nyo, suriin at kilatisin nyo muna yung source na pinagkuhanan ng impormasyon nyo. Dahil usong-uso ngayon ang mga fake news. At napaka-critical na magkaroon ng fake news ngayon dahil nagkakaroon tayo ng pandemya, mga tol. Dahil magdadagdag ito ng mga problema sa mga tao. Nais ko lang naman sabihin na karapatan natin maghayag at magkalat ng mga impormasyon. Ang sa akin lang ay dapat maging responsable tayo bilang isang tao at mamamayang Pilipino. Yun lang, mga tol. At payo ko lang, huwag kayong lalabas hanggat walang vaccine, mga tol. Peace! Thank you for watching this video. I hope you like it and keep supporting my next vlogs and keep safe. Thank you!